Aklan. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, pupunta kami ni Sab sa Boracay. Feeling ka? So yun mga baklang aga namin. Ang flight namin ay 10:30 pero today ang oras ay 7:32. Pero syempre magami mag-check-in kasi first time ng aking kapatid. Bakit ka? First time niya. Baka mapagkamalakan mag-jowa. Sabi nila lalaki ko. First time niya mag-airplane. So yun mga bakla. Excited ako for him. And kaya inagahan namin kasi gusto ko makapili ng window seat. Excited ka na? So yun, see you in Boracay! Bakla, nag-book ako ng flight from Clark to Katiklan kasi mas malapit yung Clark sa amin. And dahil nag-book ako ng malapit na sa flight date namin, mas mahal siya. So bali parang 15,000, tatlo kami. Papunta one way and then kapag nagbayad ka through GCash parang 200 something yung payment fee, parang ganun. So pagdating namin ng Katiklan, kung walang magsusundo sa iyo, wala kang nai-arrange na magsusundo sa iyo or maghahatid papunta sa hotel mo, meron naman diyan 800 yung bayad isa, si Sabrina 700 kasi 8 years old pa lang siya. And then, ihahatid ka from airport to your hotel. Marami ang nagtatanong kung ano yung requirements. Ang requirements lang po ay ang QR code. No need for RT-PCR test. Para naman sa bata, kung wala silang ID, magdala kayo ng birth certificate. Sobrang importante ng QR code kasi ilang beses siyang hahanapin sa'yo. Bago ka sumakay ng eroplano, pagkarating mo sa airport, pagka-check-in mo sa hotel, and even kahit pabalik ka na sa Clark or sa Manila. Doon naman sa binayad namin na 800, super sulit kasi talagang may mag-a-assist sa'yo and then bibit-bitin nila yung bag mo and sobrang pinadali yung buhay namin. Bakla, nandito na kami sa hotel. Dito kami nag-book sa Boracay Haven Resort. Ito yung kapatid kong first time sumakay ng airplane. Tsaka first time niya dito sa Bora. Ito si Sab. Kanina pa siya nagmamadali. Gusto niya niyang mag-beach. Pero syempre mag-check-in muna. Kamusta naman ang biyahe, sir? Muntik na siya masuka. Kamusta biyahe? Sali, isaw ka! Nakakapagod, nakakahilo. First time niya kasi. First time niya din mag-airplane. Saan mo naman sasabi mo sa Boracay? Maganda. Hindi mo pa nakikita yung beach. So yun mga bakla, tingnan natin yung beach mamaya. So ayun mga bakla, nandito na kami sa beach. Kaso may mga lumot-lumot pa siya konti. Lika, ito si Sap. Happy ka? Oh, siya na. Magti-tiktok muna ako. Yun mga bakla, wala pa kami isang oras dito na pag-desisyonan ni Sap na gusto niya yung gumastos. Ayan. Pa-hair braid siya. Yung gantong braid, 800 kasi gusto niya ng colorful. Gusto niya yung favorite color niya. Mukha ka ng avatar. Ayan, kumakain siya ng tocino, kanyang favorite. Ito yung ulam namin for today. And then, ito yung kapatid kong gutom na. Happy ka din? Siyempre. Happy? Sarap? Happy? Happy yarn? Happy yarn. So yung mga bakla, kain muna kami. So after namin kumain, nag-ikot-ikot muna kami sa Boracay. Yung kapatid ko kasi, tsaka si Sab, first time nila dito. Ako pangatlong beses ko nang pumunta dito. And hindi pa na ako nagsasawa kasi sobrang ganda ng Boracay. So ayun, nag-ikot-ikot kami sa may mga tinatindahan doon. Para if ever na sa last night namin dito sa Boracay, alam na namin kung saan yung mura, saan yung pupuntahan. So ayan, ikot-ikot kami and sobrang gaganda. Ang dami kong gustong bilhin. Kaso umiiyak na rin yung bulsa ko. So ayun na nga mga bakla, may na-sight akong mga hikaw-hikaw. Yan talaga yung mga gustong-gusto ko, yung mga malaming ano, palamuti, ganun. Pero dahil 150 siya, kaya si Sab muna ang binili ko. Pag-iisipan ko muna, pag may gusto akong bagay at medyo mahal para sa akin, pinag-iisipan ko bago ko bilhin. So yun mga bakla, may mga nagsasabi na sobrang mahal daw, ganito kanya. Mga bakla, nandito tayo sa isla. Tsaka maraming mga business yung nalugi nung nagka-pandemic. So ngayon pa lang sila bumabawi. So support natin sila, di ba? And then dito kami nag-dinner sa my Jerry's Grill. And hindi ko alam, sobrang antok na namin. Kaya tinake out na lang namin ni Sam. Ayun, makikita niyo yung anak ko. Diyos ko, pagod na pagod na. So ayun mga bakla, ang una nating activity for today's video, mag jet ski. Aray, hello kuya, si kuya magdadala sa amin. So kapag alam niyo na,
24 hours, wala pa kami. Alam niyo lang kung sino hanapin. Kaso naka-blur. Wait lang, ayusin natin. Ganun, Fab. Ayan. Oo, excited na kami. Parang ang ganda ko today. Yeah. Paano masabi? Oo. Pag 24 hours, wala pa kami, si Kuya ang hanapin niya ito. Yan yung mukha ni Kuya. So, anong gagawin natin, Kuya? Jet ski tayo ngayon today. Uy, mas maganda yung tubig dito. Mas maganda yung tubig dito, no, yes, Kuya? Yes, clear na clear. Station 1. Ah. Perfect yung ano dito, yung tubig. Bakit wala na yung ano, Willis Rock? Ay, yun. Willis Rock. Ding magmag na talang damdaman. Pag naan ta damdama. Pagpakasita nito sa titag digo sa. So, ito na mag-i-speedboat kami niya. Speedboat. Ayan, para mauna yung mga kapatid. Very conservative talaga yung kapatid ko. Kung mapapansin niyo mo, tinatakpan niya pa yung puwet ni Sam. Ganyan siya. Wala na lang siyang magawa sa akin kasi hubadera talaga ang kanyang kapatid. Tinanggap na lang nila. So, ayun na nga no, mga bakla. Alam niyo naman na ako ang hubadera ng taon at hindi ako marangal, manamet. Pero alam niyo mga bakla, kahit tinitingnan ako ng maraming tao, parang wala na akong pakialam. Parang sobrang komportable ko na sa katawan ko at sa sarili ko na parang I don't care if you're looking at me. Basta go lang ako. As long as wala kang sinasaktan, diba? So mga bakla, sobrang ganda ng view ko. Ayan, yung kapatid ko and si Sab na nag-e-enjoy. Alam niyo yung motto ko ngayon na parang yung pera nandyan lang, pero yung memories and yung time na makakapag-spend ka with your family, sobrang priceless. Ayun mga bakla, nandito na kami sa area kung saan doon nag-judge yung mga tao or ginagawa yung mga water activities. So unang-una, kailangan mong pumunta sa Station 1. Doon ka sasakain ng speedboat. Tapos dadalhin ka dito ng speedboat. Nandito din yung mga basta water activities. So si Sab, excited na siya. Excited ka na? 30 minutes pa kami maghihintay. So okay lang naman. Kasi hindi naman kami nagmamadali. Hindi pwede anak dito ang tayo. Nauupo lang ako dito sa bahay na lumulutang. Bakit inipitan mo na yung hair mo? Marko din siguro to. Sabrina, nasa na yung ano ko. Ah, wala naman na yung, ayan. Bago marag dati ato yung Paano ba? Sakit ng kuko ako. Ito kasi yung madi. Madi magarod nga. Madak pang GoPro kasi madak magan underwater. Pero na may data kasi water. Alam niyo mga bakla, hindi mo napapansin, ang bilis lumaki ng mga bata, no? Parang kailan lang nung kinakarga-karga mo siya, kailan lang nung wala siyang panggatas, nung paam-am lang siya. Yung hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko dahil may anak na ako na sarili ko nga hindi ko mabuhay, tas dumating pa siya sa buhay ko. Pero alam niyo, worth it. Bait-bait ng Diyos sa amin. Look at us now. Keri na namin mabuhay. Salamat sa Diyos at salamat sa asawa ko, napakabuti. At sa mga magulang ko na lagi nakasuporta sa amin. Sobrang thankful ko mga bakla. Sa mga hindi nakakaalam, hindi ko actually nalagaan ng mabuti yung anak ko. Dahil nung pinanganak ko siya, nag-aaral ako or nagtatrabaho. So most of the time, nakakasama ko siya kapag day off ko lang. So ngayon, ang sarap-sarap sa pakiramdam na makakasama mo na yung anak mo, makikita mo na siyang lumaki, makikita mo na yung mga first times niya. Kasi before, talagang hindi ko siya nabantayan. Yung unang tubo ng ngipin niya, yung unang pagsabi niya ng mama, yung first time niya, makatayo siya sa sarili niyang paa. Wala ako noon kasi natatrabaho ako. So, ang sarap lang sa pakiramdam. And thank you mga bakla sa mga sumusubaybay sa amin, sa kwento namin, na mas excited pa sa amin at sa mga taong masaya for us na finally magkakasama na kami after a long, long time. Thank you so much mga bakla. Alam nyo, ang tagal ko talagang pinangarap to, yung makapag-travel kasama nung anak ko, mag-enjoy, makita siya nag-e-enjoy, makita niyang itry yung mga new things for the first time. Bakla, kakatas namin na mag-jet ski. Super happy. Ayan yung kapatid ko, amazed na amazed sa tubig. So dito sa part na to, mas magandang tubig kaysa nun sa station 2. Ayan, so ayan si Sab, mga bakla. Wait lang, cinematic ba to? Leading ko. Yan, hindi na siya cinematic. Ayun yung anak ko. Konti yung tao kasi tanghali na nagsisipag ano na yung tao. Yung mga tao. Ayun, ikot-ikot tayo. So yung binayaran namin all in is 4-5. Kasama na kaming tatlo doon. And enjoy naman kami super. Alam nyo naman, hindi na babayaran ang happiness. Ay hindi, yung memories pala. Thank you.
baklay, ito try namin na mag crystal kayaking with Kuya. So, dalawa kami ni Sab para powerful. Ayun niya pang sumama sa akin. Gusto niya sumama siya sa tito niya. Nakakaloka tong batang to. Nakakalimutan niya ako pala yung ina niya. Ay, ah, yes. So, ito yung tubig dito sa banda dito. Medyo konti na lang ang lumot. So, titingnan natin ang photography skills ni Kuya. Oh, oh. So, after namin mag-crystal kayaking na 250 isang tao, pero si Sab, parang tip na lang yung bibigay mo. Sa Station 1 yon, pumunta kami yung Bulabog Beach. Nag-lantour pala kami for 2,500. Ito yung mga lugar na pinuntahan namin. Una, pumunta kami sa Bulabog Beach. Doon ako maura-aura. Doon located yung malaking, ay hindi, yung pahiga na coconut. Yung buko. Buko ba yung Tagalog? Anyway, yes, may paganyan sila doon. O, oh, ayan. Ang galing-galing ni Pikachu. Yun yung tour guide namin na taga-picture ko. So, paduyan-duyan lang. Ganun. Ito yung kabilang side ng Boracay. Ito naman, pumunta na kami sa may keyhole ba tawag dyan? Walang entrance. Ayan. O, oh, aura. Pa. Ganun. So, medyo mahangin dyan. So, huwag kang dadamit ng palda. Huwag kang masusot ang palda. Kasi baka mahangin. Makita yung iyong perlas ng silangan. Habang nasa keyhole kami, may nadaan kaming beach. And sabi ni Pikachu, pwede naman daw mag-video. So, ayan. Dinijuan niya ako. Ganda-ganda ko dyan. O, oh, pak, aura. Sino ka dyan, girl? Mga bakla, kung bet nyo mas tight yung aking pangmalakasang pictures, just follow me on Instagram. Thank you. So, next naming pinuntahan is yung Puka Beach. Marami ding mabibili dyan. Kulang lang ng pambili. Oo. Diyos ko, mga bakla, hindi ko rin nagamit yung mga sinave kong post ideas dito sa Puka Beach kasi napakalalakas ng alon. My God. And si Pikachu, super hawak kay Sab. Oo, super alalay habang ako naghahanap buhay. Dinaanan din pala namin tong Boracay New Coast. Hindi na ako nag-picture. Ay, nag-picture pala ako. Pero, ayan pala. Ito yung kuha namin na Sab. Mabato-bato siya. Kaya pala warang masyadong si swimming kasi sobrang daming shells. Masakit sa paa. So, mga bakla, nandito na kami sa beach. Third day na namin ngayon and kaninang umaga medyo umuulan. Hindi pala siya medyo umulan siya. And then biglang mga bandang oras na ba 10? Biglang umaraw siya. Hindi naman very very maaraw pero saktong araw lang na maganda pang picture. Ako kasi mahilig ako sa araw. Ayoko ng ano. Ayoko, hindi ako pa ng makulimlim. Gusto ko ano. Kilikuli ko lang ang makulimlim. Gusto ko yung sunny tsaka gusto kong mangitim talaga. So ito yung itsura ng beach. Ayan. So, medyo mas maganda siya ngayon, pero marami pa rin lumot. Pero, okay lang yun, kasi ganoon daw talaga pag gantong buwan. Kasi last time napunta ko dito, February, tsaka November. So, yun mga bakla, ito na yung third day namin. And sobrang thankful ako kasi umaraw. And tapos na kami sa mga activities. So, andito ako sa beach, nagtatrabaho, gumagawa ng contents. Tapos nandun si Sab, lumalangoy-langoy. So, yun mga bakla, tingnan natin kung ano mangyayari today. So, mga bakla, this is our last night here in Boracay. And super nag-enjoy kami sa tatlong araw namin, pang-apat namin bukas, pero maga yung flight namin. Kaya maga kaming matutulog. And syempre, ako yung parang nanay-nanay sa biyahe na to. So kailangan kong mag-ligpit, mag-ayos ng gamit, pagkasyahin yung mga bagay na hindi nakasya. Pero you know, kailangan. Yun mga bakla, thank you so much sa panonood ng video na to. And huwag yung kakalimutang mag-click ng subscribe and like sa video na to. And thank you so much mga bakla sa supportan nyo sa aming mag-ina. Salamat, salamat. See you sa vlog ni Sab pag nakapunta na kami, papunta na kami or nakapunta na kami sa Amerika. So, push natin 100k mga bakla. Thank you so much and God bless you all. Love you. Mwah.